So ayun nga mga paps, dumating na pala yung swing arm natin. Wow! Galing kay Boss Gap, JRP. So i-install natin siya ngayon mga paps sa ating Raider FI. At papakita ko na lang sa inyo yung step by step na paglalagay. So what's up mga paps? Dito na naman ako, paps tonight, para magkwento sa inyo at i-share sa inyo yung aking bagong install na swing arm mga paps. Bali, nag-install nga ako ng bagong swing arm sa ating Raider FI. At ang napili kong brand is JRP. At gumamit tayo ng Prototype Plus 2 na swing arm ng JRP mga paps. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung kailangan at mga adjustment sa paglalagay or pag-install ng swing arm na yon. So ito, replay na natin yung video mga paps. So ayun nga mga paps, dumating na pala yung swing arm natin. Wow! Galing kay Boss Gap, JRP. So i-install natin siya ngayon mga paps sa ating Raider FI. At papakita ko na lang sa inyo yung step by step na paglalagay. Ito nga pala yung JRP Plus 2. Medyo mahaba siya sa ordinary swing arm mga paps. Shoutout nga pala kay Paps Gab. Layog siya yung nagbigay ng ating swing arm. Shoutout sa kanya. At kung nakikita nyo yung Raider natin ngayon, nakabaklas na yung gulong niya mga paps. So ayun nga mga paps, natanggal na yung mga tornilyo. Siyempre, yun lang naman yung pinaka mahirap na step. Lalo na kung stuck yung mga bolts mo. Kung first time pa lang nakalag ng mga tornilyo, medyo mahirap mga paps dahil may mga parang glue na nilalagay sa tornilyo. Pero ngayon mga paps, natanggal na yung mga tornilyo. Kaya mabubunot na natin yung swing arm. So ayun mga paps, natanggal na rin yung sa monoshock. Natanggal na yung bolts. Bali, dire-diretso na lang yung mga paps. Bubunutin na lang natin yung swing arm para mapalitan. So ayun nga mga paps, natanggal na natin yung tornilyo. At siya nga pala mga paps, nagkaroon nga tayo ng adjustment, kaya medyo hindi natin napagandaan yun mga paps. Kaya dali-dali akong pumunta kina Paps J. Shoutout nga pala kay Paps J. Isa siya sa mga tindahan ng accessories at mga Thai concept na gamit para sa ating mga motor. We'll be right back.
friends. At chinat ko siya at agad nag-reply siya at meron daw siyang available na hinahanap kong item. At tulad na sinabi ko sa inyo mga paps, may nangyaring adjustment sa paglalagay natin ng swing arm. First time ko din kasi na mag-install ng ganong swing arm. Wow, bakit sobrang traffic? So ayun, tulad sinabi ko, first time ko mag-install ng ganong swing arm, kaya hindi natin alam yung mga adjustment na pwedeng mangyari. At sa experience ko mga paps, dahil naka-prototype akong swing arm at plus 2 pa siya, ibig sabihin mahaba siya compare sa stock na swing arm. So nag-adjust tayo sa kadena mga paps, nagdagdag tayo ng mga 4 na piraso para lang hindi mabitin yung ating kadena. At yung isa pang pinaka naging adjustment natin is yung kanyang axle mga paps. Ipapakita ko sa video kung ano nangyari, kung bakit kailangan natin magpalit ng axle. So ito yung dahilan mga paps kung bakit kailangan natin magpalit ng axle sa likod. Dahil kung makikita nyo mga paps, medyo bitin yung ating axle. So maghahanap tayo ng mas mahaba compared dito sa axle na to. Dahil medyo delikado to mga paps, hindi siya ganun ka komportable dahil maikli siya, para nakakatakot gamitin pang malayuan. So need natin magpalit ng axle mga paps, kaya pupunta tayo kina Paps J para maghanap ng axle mga paps. At add ko nga lang pala mga paps, si Paps J isa rin siya sa mga nag-organize ng mga motor show dito sa Magalang at alam ko sa ibang lugar pa dito sa Pampanga mga paps. Kaya sikat talaga siya kung naghahanap kayo ng mga tie parts at iba't ibang mga items mga paps na para sa ating mga motor. So yun nga, pupunta tayo sa shop niya. Medyo malapit na tayo mga paps. Medyo matagal na rin akong dinakakapasyal dito sa shop niya. Last time na bumili ako dito, siguro yung mga panggilid set para dun sa Mio ko noon. At siguro mga 5 months na. So ngayon lang talaga uli ako makakabisita. So ito nga yun mga paps, ito yung Paps J. Yeah, sana nandito siya. Kasi alam ko yung si Paps J talaga medyo busy rin na tao yun, kaya hindi mo mahagilap sa shop. Pero nakachat ko na siya kagabi pa na sinabi ko na pupunta ako dito para bumili ng mga parts. So ito nga mga paps, papasok na tayo. A few minutes later. So ayun nga mga paps, nakabili na tayo ng axle, kaya babalik na tayo sa shop ni Boss Amir. Well, sabi ko na nga ba, tulad nung pagkakasabi ko sa inyo kanina, hindi talaga mahagilap si Paps J. Medyo busy talaga yon. Medyo busy sa buhay yung si Paps J, kaya hindi natin talaga mahagilap. Bali mga kabarkada niya na lang yung nagbabantay sa shop. So yun nga, nakita niya na kung bakit kailangan natin mag-adjust ng axel mga paps, or magpalit ng axel. Nakita nyo naman siguro sa video. At shoutout nga pala kay Paps J. Tulad na sinabi ko sa inyo, isa siya sa mga sikat na tindahan ng mga Thai concept parts at accessories ng motor dito sa Pampanga. At isa rin siya sa mga nag-organize or organizer ng mga motor show, kaya talagang mahilig siya sa mga motor. At meron siyang meron nga pala siyang Facebook page. Kung gusto nyo magtanong or malaman yung mga binebenta niyang items, makikita nyo doon yung mga post niya mga paps. At pwede nyo rin siyang i-chat para makapag-inquire kayo ng mga items na hinahanap nyo. So shoutout ulit sa'yo Paps J, more power. At sana minsan makita na kita sa personal. Dahil medyo busy ka nga talaga.
di ka mahagilap sa mga tindahan. So shoutout sa'yo, Paps J. At sa mga gusto bumili ng mga accessories, lalo na kung taga Pampanga kayo, yun, puntaan nyo yung shop niya sa Magalang, Magalang Pampanga, or chat niya siya sa kanyang Facebook page para makapag-inquire kayo. So yun nga, at maraming maraming salamat sa mga nanonood, at sana nagustuhan niyo yung ating video, mga paps. Medyo hindi ko muna ipapakita yung talagang montage ng aking swingan dahil meron akong plano, mga paps. So kita-kits na lang ulit tayo sa next episode. Bali magbibigay lang ako ng recap or pasilip sa ating next episode. So roll the video. So yun nga, mga paps, tapos na kami mag-swap ng mags. Ito yung dati kong mags, mga paps. Tapos ito na ngayon yung mags natin, mga paps. So yun nga, mga paps, nakita nyo na ang ating susunod na episode. So hanggang sa muli, peace. Yo.